sina Padre Mariano Gomez, Jose Burgos at Jacinto Zamora na kilala sa pangalang Gomburza ay ilan lamang sa mga haligi ng secularization movement noong panahon ng mga Kastila. Noong 1872, nagkaroon ng pag-aalsa sa Cavite, meron tatlong pari na pinagbintangan ng mga may kapangyarihan na siyang may kinalaman sa pag-aalsa. Ito si Padre Burgos, si Padre Zamora, at si Padre Gomez. Ang binitay ang tatlong pari at iyon ay pasimula sa pag-iisip ng mga ilustrado, ng mga edukadong Pilipino, na ang kanilang buhay ay nanganganib din dahil kung itong mga pari na mismo ay kayang-kayang ipapatay ng mga may kapangyarihan, eh yung pa bang mga taong walang tuwirang ugnay sa simbahan? Narinig ko ho, si Padre Burgos ang utak ng rebelyon ng mga manggagawa sa Cavite. Narinig ko ho sila raw ang nagpaplano. Si Padre Gomez at Padre Zamora ay mga kasabwat din. Ang tatlong paring ito ay nilitis dahil sa pinagbintangan silang bahagi ng rebelyon sa Cavite noong 1872. Kagalang-galang na hukom, hindi na natin dapat patagalin ito. Umamin na ang aking kliyente sa mga paratang sa kanya. Kasinungalingan! Kagalang-galang na hukom! Pati ang aming abogado ay nagsisinungaling! Walang katotohanan ang lahat ay binibintang sa amin! Dahil sa panganib na dala ng sekularisasyon sa mga prayne, binayaran ng simbahan ang mga saksi para magsalita laban sa tatlong pari. Kaya kahit inosente, sila ay nahatulan ng kamatayan sa bagong bayan, ang Luneta o Rizal Park ngayon. Bilang pagkilala sa kanilang kadakilaan, sa kanila inalay ni Jose Rizal ang kanyang nobelang El Filibusterismo. Yung tinatawag nating kamalayang makabansa, national consciousness, ay makikita nating nagsimulang mabuo, bunga ng pagbitay sa tatlong pare, Gomez, Burgos at Zamora.